Hi, Kuya Ditto ito. Kumusta kayo? May nakapag-comment sa akin through email, no, sa anobayan101.com na ba't ang pinapakita ko ay puro lang yung mga panlabas, no, para sa balat. Ba't hindi ka magpakita ng diet kung anong ginagawa mo? In-email ko naman siya, sabi ko, itlog ang kinakain ko for my protein. Ha? Ano ba yan? Ba't ganun daw? Sabi, lalaki itong nag-email sa akin na gusto magpapayat. Ang sabi ko sa kanya, wala naman problema ang itlog kasi iba-ibang studies niyan eh. Parang yan coconut oil eh, rise and fall. Ito, kinakain ko ha. Papakita ko sa inyo mismo ha. Ito. And ito yung itlog. Ganito ang lutong Kuya Dits. Kung mapapansin ninyo, itong pinakamasarap na itlog talaga. Ito, I vouch for this. Grabe. Crispy yung gilid. Crispy yung gilid. Tapos yung nasa gitna, basa. Diba? Para pag nilagay mo sa kanin, sasabog. Baka naman Kuya Dito nakakatabayan. Bakit sa damit ang ganda ng pangangatawan mo? Parang ang ganda ng fit. Sabi ko sa pagpili rin kasi naman ng damit yan eh. Kasi fit is everything. Fit is king. Ngayon sabi ko, sige, bakit? Ano ba yung pangangatawan ko na nakita mo? Sabi niya, parang ano daw? KPR. Sabi ko, anong KPR? Katawang pang romansa. Ang kinakain ko lang itlog. Pero hindi bumababa sa 3 itlog ang kinakain ko palagi. Ito guys ha, bago nyo okray-okrayin na nako puro kolesterol yan, papakita ko sa inyo yung epekto. Ito, hindi ako nakapag-gym mula nung first week of Feb kasi bago mag-Valentine's, syempre, alam ko mapaparock-enroll ako eh, no? So, nag-workout ako sa gym nun. Mag-may na, magtatatlong buwan, hindi ako nakapag-gym. Ito ang aking protein. Dito. Ito, kanin, di ba? O, sabi niya, back-upan mo naman, Kuya Dits. Ah, gusto niyong back-upan ng KPR? Sige, papakita ko epekto ng itlog, ha? Alisin ko yung mic, ha? Lalayo ako. Yan epekto ng itlog. Itong epekto ng itlog sa katawan ko. Okay. Ilang taon na ako? Ayoko sabihin eh. Uy, nakasombrero ako kasi ang pangit ng paggupit ko eh. Pero ayan, epekto to ng itlog. Hindi na ako nakapag-gym ng ilang buwan na. Diba? Magtatatlong buwan. Lalayo ako ha para makita nyo. Hindi na ako nakapag-gym na napakatagal. Wala lang kasing light yun eh. Ano ba tawag dyan, diba? KPR pa rin, diba? Ano ba ibig sabihin ng KPR? Ibig sabihin ng KPR, totoo, nawala na yung abs ko. Talagang nanaba naman tayong lahat eh, no? Pero ito, ibig sabihin ng KPR, mas umbok, mas nagpo-protrude pa rin yung chest mo dito sa stomach mo. Diba? Ayan. Well, nawala talaga yung definition, pero ayan, epekto, di ba? Ayos na, di ba? Ang lighting eh. Yung pantalon ko na to, ano ba to? Levi's na size 30. Yung mo, what? Ano body weight ko? Body weight ko 150. 147 to 150. Pero ganyan pa rin, ako yung nanunumbalik. Ganito ang ginagawa ko, no? Aha. Kinuha ko yung itlog na to. Ang pagluto ko, pinakita ko na sa inyo. Crispy yan, tapos basa yan. Okay. Nilalagay ko to dito. Pinapasabog ko itong dilaw. Ayan, no? Pinapasabog ko sa kanin. Yan. Napasabog ko sa kanin. Mas gusto ko nga dito yung basang-basa pa eh. Tapos crispy na to eh. Yan. Tapos itong dilaw na to, yan, yan na nagpapalasa. Inaasinan ba ni Kuya Dits? Hindi na. Ang sarap nito. Saluhan niyo ako.
Ganyan, ganito ang kain ko. Ilang itlog ang kinakain ni Kuya Dits? Tatlo! Tatlo ang kinakain ko itlog, hindi bumababa sa tatlong itlog na pinirito. Saan pinipirito ni Kuya Dits? Coconut oil. So, wala na ako sa kalendaryo. Pero kita nyo, KPR pa rin. Hindi kailangan yung KPP, di ba? Yung katawang pang porn star. Hindi naman natin kailangan na ganun eh. Pero yung kahit man lang, i-approximate ninyo yung KPR, di ba? Lalo sa mga guys, no? Sa mga lalaki. Mas iumbok ninyo yung dibdib ninyo, tsaka yung shoulders ninyo, sa chan ninyo. No? Katawang pang romansa na yan. Akala nyo kasi panglabas lang yan. Internally healthy din yan. Ang ginagamit ko, coconut oil. Meron akong vinag about coconut oil, di ba? Yung benefits niya. MCTs, tsaka mataas yung smoke point. Pwede din ang olive oil ang gamitin ninyo. Mabilis lang naman ang frying ninyo eh. Ipa-crispy nyo lang yung gilid eh, di ba? So, okay lang din. Ito. But usually, I use this for salads, no? Ang paborito ko, pagka, at tapos nito, lalagyan ko ng ketchup, Del Monte, halimbawa. May isa pa nga ang brand dito eh. Gawa siguro ako ng ano minsan, versus nito. Para may lycopene. Lycopene, yan, para may kulay pula, di ba? Okay to sa puso. Ibabore ko muna kayo ha. Sampu lang sinulat ko dito ha, pero napakarami nito. Ang itlog ay may vitamin A, vitamin B2, or riboflavin, or riboflavin lang naman yun eh. Vitamin B2, selenium, calcium, potassium, iron, manganese, vitamin E, folate, and zinc. Ang dami sigurado magsasabi sa akin, Kuya Dito, bakit mo sinasama itong kulay dilaw? Ito yung maraming kolesterol. Nakakarami yung protein dun sa puti, no? Yung albumin, kung tawagin. Kaya yung mga ibang bodybuilders, di ba? Puro mga egg whites na nabibili, nasa tetra pack na. Di ba? Ganyan yung mga conscious. Ako hindi. I don't quite subscribe to that. Ang akin, ang itlog nandyan. Kainin mo itlog. Kasama yung dilaw. And yun yung nagpapalasa. And kita mo naman, effective sa akin to. Ilang dekada ko nang ginagawa to. Basta, i-fry ninyo. Ang gusto ko fried, coconut oil, at least, man lang. Gusto ko i-tackle dito, ba't ang dami mong rice? Yun ang kagandahan sa itlog. Alam nyo kung bakit, ha? Sa nabanggit ko na to, gusto ko mag-focus dito sa vitamin B2. Itong vitamin B2, or tinatawag na riboflavin, ang itlog, marami nito. Gusto ko pag sa itlog, tandaan nyo, 5-6-7. 5-6-7. Ang bawat itlog, usually ha, ang medium-sized na itlog, merong 5 grams of fat, 6 grams of protein, tapos 70. Kaya 5-6-7 na, 70 calories. Yan ang tanda nyo, kung nagbibilang kayo, kung kayo yung mga conscious dun sa calories in, calories out, mag-focus tayo dito. Kaya ako maraming kanin na pwedeng kainin dito. Kasi ito ay mayaman sa vitamin B2 or riboflavin. Bale, yung riboflavin ng itlog, kino-convert niya yung carbohydrates o yung karamihan dito na meron tayo dito sa kanin, yung carbs nito, into ATP. Ano ang ATP? Adenosine triphosphate. ATP. Yan yung nagpo-produce ng energy ng katawan natin. ATP. Ulitin ko ha, ang itlog may riboflavin or vitamin B2. Ang gamit niya, tumutulong siya sa pag-convert ng carbohydrates ng kanin into ATP. Ano bang gamit ng ATP? ATP yung nagpo-produce ng energy. So kahit marami akong kanin na nakakain, relatively, pag ulam ko yung itlog. So, huwag kayong matakot sa itlog, guys. Huwag din bandihadong kanin ang kainin nyo. And sabayan ninyo, halimbawa nito, namitas ako ng Indian mango sa bakod namin. Or any fruit na meron kayo. Orange, di ba? Para at least, pag nag-digest ito sa katawan ninyo, may kita ninyo na hindi lang kanin tsaka to, di ba? At least, merong kahit isang fruit lang. Kung kaya ninyo, isang fruit, di ba? Kung walang fruit, di ba, syempre, mga iba nagba-vitamin C. Or ito. Meron akong watermelon, pakwan. Diba? Maganda to. Water lang siya, pero, diba? Bagay sa summer. No? So, ayan lang. Ito, mas nabubusog ako, mas tumatagal. Tapos yung protein ko, nakukuha ko dito. Ginagamit din to ng mga Hapon, diba? Tamagoyaki nila, diba? Japanese. Tapos sa bibimbap ng, ano tawag doon, Korean, diba? Kakain na ako, ha? Ito si Kuya Ditong nagsasabing ko, nasan man kayo, sana nasa mabuti kayong kamay. At huwag kayong matakot sa piniritong itlog. Ganito ang paboritong luto ni Kuya Dits. Yan ang lutong Kuya Dits. Basa yung dilaw, fried ang gilid. Yan, para magkaroon tayo ng katawang pang KPR. Love me, hate me, but never forget me. Subscribe. Hindi ko sinasabi na nutritionist ako, lalong hindi ko sinasabi na doktor ako, ha? Ito sinasabi ko effective to sa akin na not necessarily magiging effective para sa inyo. Ang pinakamainam ay kumonsulta kayo palagi ng doktor ninyo at makuha yung cholesterol and sugar levels ninyo on a regular basis. Baka may kailangan kayong medications aside from lifestyle changes.